Ganito ako magbalat ng talong, guys. Yan, inaano ko siya ng kutsilyo. Yung gilid niya, yan. Para mas madali, isin siyang balatan. Watch me. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. It's me, Shasha. Call me. Welcome back to my channel. So, ngayon, guys, ipapakita ko sa inyo at gusto ko lang din share sa inyo yung paggawa ko ng tortang talong. Alam ko naman sa inyo, guys, pagka narinig nyo ng tortang talong, tayong mga Pinoy, eh, syempre, paborito natin yung tortang talong, diba? Pero, nag-iihaw pa tayo, nag-aano pa tayo ng mga uling, o kaya naman, diba, yung iba sa inyo, niluluto sa kalan, iniihaw yung talong. May style ako sa pagluto ng tortang talong na madalian lang. At, katulad kong mga mami na nasa ibang bansa na gustong-gustong magluto ng tortang talong, pero minsan marami pang proseso na gaya nyo, mag-iihaw ka pa nga or iluluto mo pa siya sa kalan at gagamit ka pa ng mantika. Sa akin, guys, wala akong gagawin na pag-iihaw sa uling or sa kalan at wala rin akong gagamitin na mantika sa pagluluto. Kaya gusto ko siyang share sa inyo, guys. Sobrang dali lang niya talaga. Eto, guys, meron ako ditong talong na tatlo. Ganito lang siya kaliliit na yung aking talong na bili ngayon dahil ayan lang naman yung tinda nila. So, ang gagawin nyo, guys, tutusukin nyo muna siya. Yan. Para maluto. Ganito lang kadali yung ating gagawin. Lahat yan, kailangan mong tusukin para madali nga siyang maluto. At pag natapos nyo nang tusukin itong mga talong, babalutin nyo siya ng clean wrap para ipapasok natin siya sa microwave. Yun yung mangyayari. Instead na iihaw mo siya, ima-microwave mo siya para lumambot at maluto itong ating talong. So, meron ako dito ng clean wrap. Ayan. Balutin natin siya ng clean wrap. Kahit anong klaseng talong, guys, kung ano yung mabibili nyo sa Asian store ay pwede dahil depende naman kasi yan kung ano yung naka-display nilang talong doon. Eh katulad ako, bumili ng talong, ganyan lang kaliliit yung talong na naka-display. So, ganyan lang kaliliit yung talong ko ngayon. At ito na, babalutin natin siya ng clean wrap. Gaganitin nyo lang siya. Sealed nyo lang siyang mabuti. Tapos, bago natin siya ima-microwave, kailangan nakasealed lang siya ng mabuti. Ayan, ang ating talong. So, ganito lang siya. Ayan, ganito ang magiging itsura niya. At ito ay ima-microwave natin. Ito, ilalagay ko na siya dito sa ating microwave. Ayan, dyan siya ngayon. Tapos, isiset mo itong microwave ng 7 to 8 minutes. So, lalagay ko siya sa 8 para mas mataga. Ayan. Ayan, umiikot na yung ating talong doon sa loob ng microwave. So, hintay lang natin siya matapos. Tignan na natin, guys. Tapos na yung ating talong na pinalambot. So, malalaman niyo siya kung malambot na yung talong dahil pag pinisa mo ng ganyan, ayan. Malambot na siya, pero kailangan mag-ingat kayo dahil sobrang init niya talaga, ayan. Pero pag alam niyo hindi pa siya malambot, pwede niyo dagdagan ulit ng mga another 1 minute. So, ayan na siya, kaya okay na to. At tatanggalin na natin siya dyan at palalamigin natin ng konti bago natin siya balatan. So, ito siya, guys. Medyo mag-ingat lang kayo dahil sobrang init niya. Yan na yung ating talong na hindi natin inihaw. Ganyan ang nangyari sa kanya. Malambot na siya. Kaya, i-ready na rin natin yung itlog na pang-aano natin sa kanya habang hinihintay natin lumamig ito. Nandito na yung aking tatlong itlog at meron ako ditong salt at pepper. Nagalagay ako ng pepper sa aking tortang talong. So, imimix ko lang dito yung itlog. Bawat isang talong, isang itlog yung nilalagay ko. Anihin ko na itong itlog, guys.
para mamaya ready na siya. So ayan ang ating egg. At lalagyan ko siya ng black pepper, ground pepper. Ayan. At salt. Para meron lasa yung ating torta. Ayan siya. Bago natin siya i-mix. Dito ko rin ilalagay yung talong, guys, sa microwave. Ayan. Hindi tayo kagamit ng mantika. O, diba? Healthy. Walang mantika ang ating tortang talong. So, ganyan ang ginagawa ko sa aking tortang talong. So, ayan na siya. At magbabalat ako ng isang talong para mailagay ko na siya dito. Ganito ako magbalat ng talong, guys. Ayan. Inaano ko siya ng kutsilyo. Yung gilid niya. Ayan. Para mas madali. Isin siyang balatan. Tinutusok ko lang siya, tapos sinihiwa ko siyang pa ganun. Ayan, ganito. Tapos, ganyan na siya. Ayan ang ating tortang talong. Ganito yung aking ginagawa sa aking pag nagtutortang talong ako. Ganito lang. Tutusukin mo lang siyang ganun para mas madali mo siyang balatan. Ayan, ganyan. Tusukin mo pababa. Paganyan. Para mas madaling mabalatan yung talong. So, ganito yung aking technique sa paggawa ng aking tortang talong. Pag nabalatan mo na yung talong, dito mo na siya ilalagay. Yan. Pisain mo na. At para ilalagay na natin siya ulit sa microwave. Para maluto na tong ating tortang talong. So, ayan. Ganyan ako magawa ng talong, guys. Tapos, lagyan mo lang siya ng egg sa ibabaw. Para malagyan natin ng egg yung ating ibabaw dahil nakaplat na siya. So, ganito yung gagawin natin. Tapos, i-microwave natin lang siya ng sandali lang. Hindi tayo gagamit ng mantika. So, ayan, ganyan. Ilubog-lubog mo lang siyang ganyan. Guys, pag gagamit kayo ng microwave na ganito, kailangan yung microwaveable ha para safe at hindi sumabog ang inyong plato o mangkok na paggagamitan. Dahil hindi safe ang hindi microwaveable na panggamit sa paggawa nito. Ibalik natin siya sa microwave na, guys. Para maluto na itong ating tortang talong. So, ayan na siya. I-set natin siya ng 1 minute lang. So, ayun yung ating tortang talong. Pakita ko sa inyo, guys, kung anong nangyayari dito sa tortang talong natin. So, ayan guys, hindi pa tayo tapos magtorta, hindi pa natin siya matapos. Papakita ko lang sa inyo, pasilip ko lang. Yan, ganyan ang mangyayari sa ating tortang talong. So, itatapusin na ulit natin, start pa rin natin. Ayan, 7 minutes pa. Tignan natin siyang matapos. So, ayan, tapos na yung ating tortang talong. So, tignan natin yung ating talong. Ayan na siya, guys. Ayan, ganito yung itsura ng ating tortang talong. So, ilalagay na natin siya sa plato. So, ito yung ating tortang talong. O, diba? Walang mantika. Tapos, isasalin ko na siya dito sa ating plato. Tapos, isusunod ko na yung dalawa pa. So, ganyan lang. Ang alam ko, yung iba sa inyo gusto yan ay yung medyo sunog na talong. Pero sa akin kasi, ganito yung ginagawa ko ng aking tortang talong. So, sasalin ko muna siya sa ating plato para maisunod ko na yung kabila. So, ikot mo lang para makuha mo siya. Kasi guys, ganyan talaga yan. Kasi nga, wala siyang mantika, diba? So, andito yung ating plates. Sasalin ko siya dyan para maisunod ko na yung pangalawa. Ayan ang ating tortang talong. O, diba? Meron tayong tortang talong. So, tatapusin ko muna to, guys. Pas, babalikan ko kayo para sa finished product ng ating talong. So, ito ay na yung aking finished
finished product ng tortang talong. So, ganito lang talaga yung ginagawa ko. At talagang hindi ko na siya iniihaw yung talong ko. At hindi ko na rin nilalagay na mantika yung pagluto nito. So, yan siya guys. Sobrang dali lang niya, diba? Pwede niyo siyang gayahin kung gusto niyo. Pero, shinare ko lang naman ito sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking tortang talong na hindi na ako nag-iihaw. At sobrang dali lang na talaga. At less pa sa mantika, diba? Kaya ganyan yung kanyang texture ng aking tortang talong dahil wala siyang mantika. So, ayan guys. So, yun lang yung aking shinare ko sa inyo ngayon kung paano ko niluluto yung aking tortang talong sa aking style. At sana naman nagustuhan nyo. At kung gusto nyo siyang gayahin, pwede nyo siyang gayahin. Pero kung ayaw nyo dahil nasanay kayo sa pagluluto na iniihaw at may mga mantika, okay lang naman dahil ito ay shinare ko lang naman sa inyo kung gusto nyo siyang gayahin. So, maraming salamat guys sa panonood. At kung ikaw ay bago lang dito sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo lang yung red button para lagi ka nanonotify sa akin mga bagong videos. Maraming salamat guys. See you next time. Bye-bye! I did a lot of